Sa gitna ng pinaigting na pagbabantay sa mga babuyan sa bansa, iniutos sa Quezon City na ipasara na ang mga backyard piggery sa lungsod. Alamin kung bakit sa live report ni Tina Panganiban Perez. Tina. Yes, and yung pinaalalahanan ngayon ng Department of Agriculture ang lahat ng meat establishments na kumuha ng kaukulang permit mula sa National Meat Inspection Service o sa lokal na pamahalaang nakakasakop sa kanila. Sa pinakahuling bulletin 4 na inilabas ng kagawaran, tiniyak ng DA na sa kabila ng pagkakasakit at pagkamatay ng ilang baboy, naligtas ang mga karne at meat products na binibenta sa bansa. Paulit-ulit na inanunsyo ni Agriculture Secretary William Dar na mas pinaigting pa nila ang mga quarantine at food safety measures. Nakikipagtulungan daw ang DA sa Department of Finance, Transportation, Interior and Local Government, PNP, AST at mga apektadong lokal na pamahalaan para masigurong di na kumalat ang sakit. Tuloy rin ang pagbabantay sa mga babuyan, lalo na ang mga backyard piggery kasama na ang mga nasa labas ng mga apektadong lugar, pati na rin ang pagtuturo sa mga magbababoy ng tama at malinis na pag-aalaga sa mga baboy. Naobserbahan kasi ng DA na ang mga babuyang apektado ng sakit ay yung mga nagpapakain ng kanin baboy sa kanilang mga alaga. Sa ilalim ng Solid Waste Management Act, ang kanin baboy ay kinukonsiderang basura. Iniutos naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagpapasara sa mga backyard piggeries sa lungsod. Ayon sa Quezon City Veterinarian's Office, highly urbanized na raw ang lungsod at ang mga babuyan, dapat sa rural areas lang. Bibigyan daw ng 6 na buwan ang mga may-ari ng mga babuyan na ilipat ito o kaya'y ibenta ang kanilang mga baboy. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.